Hi! So, gusto mo ng design na roof na gaya nito? Ano nga ba ang dapat iwasan at tandaan kung ito ang iyong pipiliin bilang roofing? Usapang skill yung roofing tayo mga ka-Archie. Manood at matuto! Wait! Teka lang. Before tayo mag-proceed sa ating main topic, ipropromote ko lang ulit ang aking bago at third channel, ang trip ni Kuya Archie, kung saan masasamahan niyo na ako sa aking paggagala sa mga beautiful and interesting places dito sa Pilipinas o sa abroad. So ayun, sa likod ko, ito na yung golden waterfall. Para siya talagang park. Geopark nga, di ba? Yan. No? Parang. Hindi ko sure. Naliligaw na ako. With fan packs, infos, and travel recommendations. Gaya nitong easy day tour itinerary sa Taipei and beginner-friendly tour sa North Taiwan naman. So kung gusto mong mag-travel at kailangan mo ng mga important information na magagamit mo, well, konting lambing ulit, pakibisita ang ating bagong gawang trip ni Kuya Archie at syempre, mag-subscribe. Links on the comments and description below. Please, please, please support and thank you in advance. So, balik tayo sa ating topic. Sa ating video ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang isang skillion roof. Ano-ano ang mga importanteng design consideration nito? Ano ang magandang style? At kung ano-ano ang mga bagay na dapat iwasan kung magkakaroon ka ng roofing na ganito. Kaya kung ready ka na, tara! Skillion Roof Design Info. Anyway, meron na tayong ginawang video all about different roof designs from conventional ones gaya ng gable, hip, Dutch at kasama na rin yung skillion roof to the unconventional or uncommon na mga roofing gaya ng butterfly roof, flat roof, sawtooth at iba pa. Napag-usapan natin doon ang mga pros and cons, advantage at disadvantages ng mga different roof design na ito in terms sa weather adaptability dito sa ating bansa. Ano nga ba ang best na bubong dito sa Pilipinas? Anyway, you can check out this video pagkatapos ng panoorin ang videong ito. So, ano nga ba ang isang skillion roof? Kilala rin ito bilang double shed roof kasi nga binubuo ito ng dalawang single slope na mga bubong. Ang shed type kasi ay isa lang talaga yung slope nung bubong or roofing sa isang bahay. Kaya yung skillion tinawag na double shed kasi nga magkabilaan yung parang shed roofing. Unlike naman sa conventional na gable roof, ang skillion ay may difference in ridge elevation and opposite naman yung slope ng kanyang roofing or kanyang drain. At makikita natin ito karamihan sa mga contemporary at sa more modern style ng bahay. Well, madalas na natin ito nakikita ngayon. Now, pag-usapan natin ang pros and cons of a skillion roof bilang isang bubong. Una, dahil ito nga ay parang isang shed roof, ay it tends to be cheaper than a conventional gable tsaka yung hip roof. Usually, kasi pag gable or hip roof yung bubong mo, ang mga trusses nito ay merong top cord tsaka bottom cord. At syempre, para mas matibay, meron itong mga web members, bakal man or kahoy. Pero pagdating sa skillion roofing installation, well, sa iba na nagtitipid, well, gumagamit lang sila ng rectangular metal tubing, yung bakal, syempre, as roof framing. Typically, gawa ito sa GI or yung galvanized iron na mga rectangular tubes. Sinasandal lang nila ito sa magkabilang pader. So, wala ng top at bottom cords at saka wala ng web members. Especially kung shorter span lang naman yung pagbubugungan. For longer span naman, yung iba ang ginagawa ay nilalagyan nila ng intermediate na vertical support para hindi naman lumawlaw, magsag yung rectangular tube na roof framing. Well, common practice man ito pero hindi ito ganun katibay unlike sa paggamit ng mga
merong top cords, bottom cords at web members tulad ng roof truss or roof rafters. Again, pwede lang ito sa mga shorter span na mga area. Well, sa mga nagtitipid, pwede na ito. Ngayon, let's talk about naman the orientation ng isang skillion roof. Again, meron itong dalawang roof plane sloping on the opposite side. So, ano nga bang mas magandang orientation ng bubong na ito? Slope on the side or slope front and back? Well, una pag-usapan natin yung orientation, which is sloping at the side. Well, pinipili ito, one, for aesthetic. Kung gusto mo na medyo may articulation yung bubong mo instead of having a gable lang, well, pwede mo itong piliin. And for houses na one story lang, pero medyo elevated yung bedroom area, for example. Eh, akma ang orientation nito kasi nga slightly elevated nga yung isang part, so skill yung roof mo na. And usually, pag yung property ay manipis yung frontage or mas mahaba yung side, eh, yung orientation talaga, most likely ng skill yung roof ay naka-slope sa side. I guess yung sukat talaga ng frontage, yun yung magdi-dictate kung saan yung orientation ng isang skillion roof. Well, pag malaki naman yung lupa at hindi mo alam kung paano i-orient yung skillion roofing mo, kung each mag-slope ba sa side or sa front, well, bukod sa layout ng iyong plano, pag meron kayang firewall sa gilid, ay hindi mo pwedeng gawing side to side yung orientation ng skillion roof. Kasi nga yung drainage sa side ng firewall ay babangga dito. Meaning to say, kailangan mo na parang inside gutter dito, which is prone sa overflow at maaring magkaroon ng interior flooding pag nagbara yung drainage na yun. Again, kung may firewall sa gilid, naka-orient ang slope ng skillion roof sa front at sa back nito. Well, isa pa sa magiging reason kung bakit gusto mong i-orient yung skillion roofing na slope sa front at back is to highlight yung roofing materials. Gaya ng mga Spanish style na metal sheets o di naman kaya yung mga shingle type na roofing materials. Siyempre, pag naka-orient yung slope mo sa harap, eh, makikita talaga yung mga design at materials doon sa iyong roofing. Anyway, meron na tayong ginawang video all about roofing materials na pwede mong pagpilian sa iyong bahay. Ano nga ba ang magandang gamitin? GI corrugated ba? Metal color roof? Shingle type na mga roofing materials? O di naman kaya ceramic roof tiles? Saan-saan ba ito magandang gamitin? Well, kung gusto mong malaman ito, you can check the video pagkatapos mong tapusin, panoorin ang video natin ngayon. Now, ano pa nga ba ang mga advantages ng isang skillion roof? Well, isa pa sa kagandahan nito ay pwede kang maglagay ng clerestory window dito. Ang mga clerestory window, ito yung mga opening na overhead or mas mataas na posisyon. Ang function ng mga clerestory window, one is to admit more light or natural lighting mula sa labas. Kung gusto mo ng mas maliwanag na bahay, especially sa umaga, well, pwede itong gawin sa isang clerestory window sa ating skillion roofing. In terms naman sa ventilation, ay pwede kang maglagay dito ng tinatawag nating storm louvers. Ito yung parang metal grilling na nag-a-admit ng hangin papasok or nagpapalabas o nag-exhaust ng mainit na hangin mula sa loob. Plus, ang design nito ay naka-diagonally slot yung mga louvers para hindi naman madaling pumasok yung tubig in times na may ulan or malakas yung pagbugso pag may bagyo. Actually, masasabi natin na isa sa perfect na roof design ang skillion roofing para sa tropical climate tulad dito sa Pilipinas. So, iyon ang ilan sa mga kagandahan ng iskang skillion roofing. Now, pag-usapan naman natin ang mga issues nito. First, typhoon protection. Hindi ko naman masasabi na prone ito sa wind damage dahil nakasalalay naman ito sa magandang installation, no?
But in terms of typhoon protection, hindi kasi ganun kasimple itong lagyan ng isang parapet wall. Sa hindi nakakaalam, ang isang parapet wall ay isang concrete wall or ledge na nagpapalibot sa perimeter ng roof para protektahan ito sa malakas na hangin. Di ba na kasi magkaiba yung elevation ng dalawang roof ng skillion. Medyo malaki yung magiging parapet wall kapag sinabay mo yung dalawa. At magiging parang awkward naman pag meron kang dalawang magkaibang elevation na parapet sa iyong bahay. Ganun. Well, again, in the context of wind protection, especially sa typhoon, ang isang skillion roof ay hindi ideal to have a parapet wall. Next naman ay ang issue nito sa maintenance. If you see this area, ito yung side na may lower na roofing slope. Well, mapapansin nyo na magiging shaded ang part na ito. Well, this area can be prone to dust accumulation or dirt. At pwede rin maipon dito ang mga debris, especially sa pagdaan ng bagyo. Especially ang part na ito ay hindi masyadong matamaan ng ulan kasi nga naka-shaded part ito below sa mas mataas na roof. So, hindi basta-basta nawawash out ng ulan yung mga na-accumulate na dumi or kalat doon sa areyang yon. Isa pa sa main issue nito ay yung, again, yung areyang to ay prone na pagstambayan or tirhan ng mga ibon, especially nga kasi shaded ang areyang to. Especially yung mga kalapate, pwede doon sila mamugad at doon na rin dumumi. Well, ito yung magiging issue dahil yung kanilang dumi, bukod sa, hindi magandang tingnan, corrosive ito sa bakal na maaring sumira, especially doon sa ating metal roofing. So, masasabi natin kailangan mayat-maya natin i-check or linisan ang areyang to ng ating skillion roof para ma-maintain natin yung ating hubong. So, ayun ang ilan sa mga important facts, ang pros and cons ng pagkakaroon ng isang skillion roof. Sana'y nakatulong ang video ito sa inyo. Well, guys, please ulit pakibisita ang ating third channel, ang Trip ni Kuya Arky. Panoorin nating video at syempre mag-subscribe. Anyway, ulit, kung gusto nyong manood ng mga video all about different roof design and roofing materials, you can visit these videos naman. At kung may katanungan kayo or opinion about our video today, please do leave a comment. At syempre, share, mag-like, at huwag kalimutang kung hindi pa, mag-subscribe dito sa ating channel. Ulit, ito ang yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Bye!